Mapagpalang araw mga kataba, gagawa naman tayo ng ating puto. Dito sa dry ingredients natin, yung flour, 2 cups ng flour, 1 teaspoon ng baking powder, naglagay ako ng a pinch of salt, tapos yung ating 1 1/4 na washed sugar. Washed sugar ang ginamit ko dyan mga kataba. Nasip ko na yan, nasala ko na, para hindi na masyadong matagal. Tapos yung ibang ingredients naman natin ay ito, ang ating wet ingredients. Yan. Sa wet ingredients naman, meron tayong, ilalagay ko na mga kataba, 2 cups ng milk. Pwede kayong magbalanse. 1 cup ng milk, 1 cup ng water. Pwede yun mga kataba. Tapos, para lang malinam na mga kataba. So yan. Kasi yung isang lata, pwede nyong ilagay yung 370 ml. Isang egg. Lagay tayo ng isang egg. Tapos, maglagay tayo ng ating vanilla. Ayan. Mga 1 teaspoon ng vanilla. Haluin natin. Meron tayong 1/4 na margarine. Yung margarine natin, imi-melt pa natin siya ng tuluyan. Dapat naka-melt yan totally para hindi masyadong buo-buo pag nilagay natin dito. Habang hinahalo ko. Tapos, ang pinaka-toppings natin mga kataba, bago natin ihalo yung ating ibang ingredients. Pinaka-toppings natin ang ating cheese at ang ating itlog na maalat. Ganon din naman yung mga llanera natin. Kasama ng pong ano, molder natin. Nilagyan ko siya ng, ginrisk ko siya ng ating margarine. Ano, margarine ang nilagay ko mga kataba ah. Yung 1/4 na margarine natin. Kumuha ko dyan. Kumuha lang ako ng a piece of cloth. Tapos pinangpunas natin sa ating mga llanera kasama ng ating maliliit na molder. So yan mga kataba. Pwede na natin ilagay yung ating 1/4 na margarine. Haluin natin. Sayang naman. Ayan. Kasabay ng ating margarine, ilagay na natin yung ating dry ingredients na ating sinala. Ayan. Haluin natin. Balikan nyo ako pag nahalo ko na ng maayos. Nahalo ko na. At yung margarine natin medyo parang may buo. Pero matutunaw din naman yan. Pwede na tayong maglagay sa ating molder. Tapos, dito, yung takip ng steamer natin, nilagyan ko ng foil para hindi na ako gagamit ng ating tela. Kung gusto nyong gumamit ng tela para hindi mag-leak yung tubig, pwede naman. Okay din ng foil. Magamitin ng foil para sa takip. Ayan. At, pwede na tayo maglagay ng ating, gumamit ako dito ng ating 1/8 na spoon. No. Maglalagay tayo ng mga 2 scoop o 1 1/2 na kasi aalsa pa yan. So, yan. Ganun lang. Punuin natin ang ating mga molder. Tapos saka natin lagyan ng toppings. So, ganun lang mga kataba. Na-arrange ko na sa ating molder. Yung malalaking molder, nilagyan natin ng ating toppings na itlog na maalat. At dahil meron tayong natirang cheese, hinaluan ko na rin ng konting cheese. So, yung maliliit naman molder, puro cheese ang nilagay natin dyan. So, yan ang ginawa natin. Yan yung steamer natin mga kataba. Yung nilagyan natin ng ating foil ang takip. Steam lang natin siya mga 10 to 12 minutes. I-evaluate naman natin kung luto na ang ating puto. Gagamit tayo ng knife or pwedeng toothpick.
makikita naman natin pagbasa pa. So, yan. Hindi pa. Gumawa naman tayo ng puto, mga kataba. Yung puto natin, dalawang klase ang toppings. May cheese at meron tayong salted egg. Doon naman sa salted egg, nilagyan ko lang siya ng toppings din pang ibabaw ang cheese. Yan ang ating puto, mga kataba. Alam nyo naman ang sukat ng ating paggawa ng puto. May kanya-kanyang sukat yan. At iba't ibang klase ng ingredients. Yan ang ating puto. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood! Magtimpla kayo ng kape, mga kataba. Masarap. At bye!